I assure you that I am utilizing this power for the proclamation of martial law vested in me by the Constitution for one purpose alone, and that is to save the Republic and reform our society. Sa kaliwat ka ng gulo sa Pilipinas simula nang ideklara ng kanyang ama ang martial law, naging kakambal din daw ng kanilang pangalan ang karahasan na dulot nito. Yung Marcos na apelido, may advantage at disadvantage ba ang magkaroon ng apelidong Marcos? At ano po ito? Totoo. Dahil sa tagal ng at saka sa dami ng ginawa ng aking ama at ina sa politika, siyempre meron dyan yung talagang kaibigan mo na matagal na. Mm-mm. Meron ka din dyan kaway na matagal na. Mm-mm. So kasama lahat yan. Mm-mm. Pero sasabihin ko pa rin, ako ewan ko, para sa akin, napakapalad ko na naging Marcos ako. Yung kung ano man ang naging disadvantage, maliit lamang compared doon sa naging advantage. Disadvantage in the sense na may mga negative connotations. Meron halimbawa, titignan mo yun. Ang kuminsan sinisisi ako, pinipintas ako na during ito sa politika. Mm-mm. Pero hindi dahil sa akin. Dahil galit sila sa tatay ko, dahil mm-mm. ayaw nila yung martial law. So napupunta pa rin sa akin kahit wala na yung aking ama. Iba na ang pangulo. Mm-mm. Pero hindi nila parang basta Marcos, kaaway namin. May mga ganyang klaseng tao. Mm-mm. So, yun lamang, pero again, mas marami naman yung kaibigan. Mm-mm. Ay, naku, Marcos yan, kaibigan natin yan. Mm-mm. Sa karanasan ko, napakalaking advantage actually. Napakalaking advantage. Lagi kong sinasabi, isa na ako siguro sa pinakamong swerteng tao sa mundo. Dahil ipinanganak kayong hindi Marcos. Hindi lamang dahil doon, pero dahil isa kasama na yun doon. Gaano kalaking impluensya sa inyo yung tatay ninyo? Ay, nako. Wala nang kasing laki. Wala nang kasing laki. Oo. At syempre, siya ang aming sinusundan at siya naman siyang hindi lamang sa head of the family, kung hindi siya talagang leader namin sa lahat ng bagay. Sa lahat ng batikos na ibinato sa kanilang pamilya, pinakamasakit raw ang tawaging diktador ang kanyang ama. So naniniwala ka bang diktador? Naniwala ka ba ever na diktador ang iyong ama? Hindi. Hindi. Dahil nakikita ko lahat ng desisyon na ginawa niya, ay nakipagkonsulta siya sa lahat ng stakeholders at the time. At mas alam niya yung sitwasyon. Hindi lang dahil naisip niya tanggalin natin to, palitan mm-hmm. natin yan. Mahabang proseso ng pagkonsulta, pag-aaral, pagdidiskusyon. Hindi babigla-bigla na wala nang... basta't naisip lang. And that's not being a dictator? Kasi... Well, there's no denying it was an authoritarian government, but it wasn't hindi yung sinasabing walang pinapansin, basta't inuutos lang ito yung gusto ko. Hindi mm-hmm. ganoon nakikita ko ang haba ng diskusyon, ang haba ng pag-aaral niya tungkol sa isang bagay bago siya magdesisyon. Lahat kinakausap niya. Noong panahon ng martial law, mahigit 9,000 kaso ng human rights violations ang naitala sa bansa na hanggang ngayon tinutuligsa sa kasaysayan. I know kapag dumarating yung anniversary ng martial law, meron palaging dalawang kwento tungkol sa martial law. At palaging ang naririnig natin right now ay yung mga human rights violations, yung mga kung ano man yung mga pang-abuso raw na nangyari nung panahong iyon. Pero what is your side of the story pagdating sa martial law? Well, let's just remember yung kasabihan. The victors write the history. And the fact of the matter is, in 1986, the government of my father fell. Mm-mm. And those who took over are rewriting the history. Mm-mm. So, hindi naman siguro nakakagulat, pero sana
Eh, inaantay lang namin. Kasi naman kami, malakas ang loob namin na pagka lumabas ang katotohanan na hindi na propaganda, eh, yung laging naririnig natin salita yung vindication will come. History will judge my father properly. Mm-mm. Not like those who have a political interest or a political agenda. Mm-mm. Hindi sila dapat ang magsasabi sa atin kung ano ba talagang nangyari. Dahil marami tayong nakikita at naririnig na parang iba ang kanilang pag-alala sa ating kasaysayan.